Hello po sa inyong lahat mga kabiyay, ito po mula niyong Coach Speedy Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Singfield Cup 2022 Round Number 5 na po. At ito po ang matindi. After the game of Niman Hansmo laban kay Dominguez, nagsalita na po siya about sa issue na binabato sa kanya, about sa cheating na inaakusa sa kanya ni Caro Nakamura and maybe Magnus Carlsen at ng iba pang mga tao. Pero bago ko po ikwento sa inyo yun, tingnan muna natin yung laro niya against Dominguez. Kung may nangyari nga ba ditong dayaan, skilipin po natin. Sa game po na to, white po si Dominguez eh. E4 tinira niya, nag-E5 si Hans, knight F3, knight C6, bishop C4, knight F6, D3, bishop C5. So, Italian game. Nag-castling D6, C3, mga typical yan. A6, para makatakbo yung bishop. A4, bishop A7, knight BD2, castling H3, normal lahat. H6, mainline. Nag-rook E1, and then after rook E1, knight e7, ayun. So, ang idea pala ng knight e7 na yan, obviously, to go to knight g6. Ngayon, ang ginawa, bishop b3. So, after bishop b3, according to Hans Mokniman during the interview, medyo naguluhan daw siya. Ang na-expect niya kasi is knight f1 is the main line, pero yung bishop b3, well, ang isip niya, idea niyan is to be able to go d4 kasi walang d5 later on. Pag nandito kasi sa c4 yan, takes, tapos may d5. Ganun ang idea. So, kaya nagbibishop B3. So, ang ginawa niya, since magdi-D4, nag-C5 siya. Ngayon, yung C5 na yan, nobility na pala yan ng laro. Kasi ang mga nangyari before, ibalik lang natin, no? Ang nangyari before, bishop E6. Ayun, may bishop E6, tapos may knight G6 din. Pero, ang ginawa nga po ni Hans Mokni, may C5, nobility na po ng laro. No? Pagka C5 po, nag-knight F1, nag-bishop e6, pinapalit, nag-knight e3, queen d7, bishop d2, rook a d8, gusto pong mag d5 ni Niman dyan, nag-a5, okay, maganda din yung a5, pre-prevent din po yung mga tiradang b4, nag-bishop b8 na, ayan na nga, mag-d5 na si Hans Mokniman dito eh. Kaso pagka-bishop a4, queen c8, nagkaroon ng c4, hindi po maka-d5. Kaya dito daw, lamang na agad-agad si Dominguez after the opening. O, nag-engine ba yan? Lamang agad si Dominguez. Tingnan pa natin, o, nag-knight G6, tamang maneuver na lang. Nag-knight D5 na nga, and then dito, nag-knight takes D5 na lang po si Hans Mokniman. Si takes D5, and then bishop D7, pinapalit yung bishop. Pero, Dominguez, B4, napakagandang tira, no? Kasi hindi mo basta-basta po makain yan. May mga idea na ganito, may mga ganon, tapos may mga, ang daming pwedeng gawin. Ang pangat ng position ng queen, ang pangat ng position ng bishop. So, ang ginawa, kinain pa rin. Walang magawa eh, kasi siya yung kakainan. Nag-rook C1 na nga, and then bishop takes A4, queen takes A4, queen D7, palit-palit ng arena, queen takes D7, rook takes D7, and this is definitely better for the side of white. So, pagka rook D7 po, nag-rook C4, ina-atake yung B4 eh. Bishop A7 to develop that. Bishop E3, pinalit. So, kinain po yan ni Hans Mokniman. FX, tapos dahil doon, gumanda yung pawn, no? Nabantayan po yung knight po eh. So, ginawa po dito ni Hans Mokniman, nag-F5 to create an open file sa F-file. Kinain yan, rook takes F5, and then rook B1 lang. And this is definitely better for white nga, no? Nag-rook F7, umatras. Bakit po? Preparasyon niya para pag tinikman to, may pressure doon. Okay? Ang ginawa, nag-knight D2. Iikot. Maari po siya knight E4 or knight C4. So, nag-knight E7 naman itong si Niman to attack na po ng D5. Dinepensahan, nag-E4, and then Niman activate the king F8. And according to the engine data, this is almost plus 3 for the side of white. So, it's safe to say this is already winning for Dominguez. Losing na po si Niman dito. Ang ginawa, rook C4, nag-knight C8. Ayan, kailangan igalaw yan para po madepensahan yung B7. Nag-knight F3, napakagandang tira. Nag-knight A7, maaari po siyang pumunta dito. Kaso, D4 eh. Ayan, no, hindi ka makatalon ngayon. Basta-basta kasi may kain doon. Kaya kinain niya muna yung D4. Knight takes D4, wala ka pa rin tira dito. No? Tapos may mga knight pa po sa E6, masakit. Ang ginawa ni Niman dito, wala na siyang magawa eh. Ginawa, walang magawa. Nag-G6 na lang.
Pagka G6 siguro, bantayan ko to para yan na lang bantayan ko para hindi ma-pressure yung baka pumasok eh. Anyway, after G6, nag-group 1B3, nag-King G7 si Niman, nag-H4, and then dito na, talagang naramdaman na ni Niman na medyo parang ipit-ipit na siya eh. Ang ginawa niya po, Knight B5, suddenly lumaki yung kalamangan ng puti. Bakit? Completely losing po ito because of the idea na Knight E6 check. And once the king moved to F6, Rook F3 check. Ang analysis si Hans Mokniman, may King E5 siya. Pero sabi niya sa interview na miss niya. Hindi niya nakita may Knight F8 pala. Even nagulat siya during the interview. Ah, may Knight F8, no? Ubus agad! Oh? Anong gagawin mo? Mati na G6! Atakado pa to! Hindi mo makain yun kasi naka-x-ray po yan. Pero etong matindi. Balik natin. Bigla-bigla. Gulat-gulat. Caliber po ni Dominguez sa mahaba pa oras yan. Eh, no? Almost 20 minutes pa yan. Ha? Tumira po ng Knight X B5. Aba, grabe, no? Anong nangyayari? Hindi niya nakita yung Knight E6? Well, ibalik ko lang na konti. Kasi eto, kahit ako po, no, sa level ko, if I look at this position, will I exchange my knight on D4 na pwedeng mag-knight E6 sobrang lakas against sa knight B5? Sino gagawa niyan? Gagawin, I mean, at least sa master level at point of view, hindi mo gagawin yan. Even the commentator was like super shocked na tinix yan ni Dominguez. Bakit? Anong nangyayari? Alam niyo po, may theory ako dito eh. Eh, narinig nyo ba yung tinatawag nilang Magnus Effect? Na kung saan, pag si Magnus kalaban mo, kahit endgame, equal na equal, may nakikita kang multo, feeling mo losing ka pa rin. Ganun yung Magnus Effect eh. Yung pag, iba yung ano, dating eh, pag si Magnus kalaban mo. Ngayon, meron sigurong nangyayaring Hans Effect. Ang ibig kong sabihin, kahit na obvious na mali yung tira, so sobrang takot mo kasi pinaparatangan nila nag-engine. Piling mo, good move lahat ng tinitire. Tingin ko, hindi po nakita ni Dominguez dito yung idea ng Knight F8. Namiss niya yun kasi looking good ang King sa E5 if you don't see Knight F8. Kasi piling niya siguro, good move yan. Kaya niya tinira yan. Parang engine yan. Ayun, nadali siya. Kahit na sobrang blunder na pala na yun. Okay, balik po natin. Ang ginawa kasi, Knight takes B5. So, pontex, napunta sa rook endgame. Ang matindi, pagka pontex, hindi niya matikman yung B5 na yan. Kasi pag tinikman niya yung B5 na yan, yung king lalapit dito, dahan-dahan, and then rook F4 with a like crazy amount of threat sa mga pawn, no? Grabe! Biglang nabuhay. Kaya ang ginawa po dito ni Dominguez, nag-rook F3. Pagka rook F3, E7. Hindi pa rin pumakain, may tikim doon. Kaya nga nag-king F2. And nag-rook C7, ayan na, gagamitin na po yung tore. Papasok na po. Nag-king E3, rook C2 lang, ayan, atakado po yung pawn. Nag-rook F2 para depensahan. Etong endgame na to, hindi po pwedeng tikman yan. Kasi once you take that, losing agad yan. Dahil may mga idea po na ganun, pasado ka doon, tapos makapag-E5, magkakaroon ng passport. So, yun ang mga mangyayari yan. Kaya pasado, rook C1 lang. Pagka rook C1, king D3, rook D1, rook D2, rook E1, rook E2, rook D1, rook D2. Nagpabalik-balik na sila at nauwi sa tabla ang laro. Ano sa tingin nyo? Nag-engine ba yun? Gumamit ba ng engine si Hans Mokniman doon? According to the game, I doubt na maglalaro ng ganun yung isang engine na player. No? Anyway, eto ngayon ang juicy part. Kasi after the game, nagkaroon ng interview si Hans Mokniman at lahat ng paratang sa kanya, sinagot niya isa-isa. Ayan, magchichismisan tayo ngayon. Ayan, unang paratang sa kanya, no? Sabi ni Hikaru na ban daw po siya sa chess.com, which is totoong nangyari. Okay, ngayon kinuwento ni Niman kung ano yung story ng pagbaban niya. Dalawang beses pala siya naban. One time when he was 12 years old, national master na ata siya noon. 12 years old siya, naglaro siya ng title Tuesday and may kaibigan daw siya na alam mo yun, bata eh. Kumbaga, inaamin niya yun. That's a big mistake na ginawa niya. 12 years old siya noon. Naban siya dahil may nagdidikta sa kanya ng tira during the game. Hindi niya alam na mabahuhuli siya kasi 12 years old, bata eh. Inamin niya yon at pinagsisisihan niya yon. Eto pa isa. At the age of 16,
Alam niyo ba, Hans Niemann, humiwalay na pala yan sa pamilya niya. According to sa kwento niya, no? Humiwalay na siya sa pamilya niya, solo played na siya. Kung hindi po niyo kilala si Hans Niemann, sikat po siya na streamer dati sa Twitch. Ayan. So at the age of 16 years old, since gusto niyang tumaas ang rating niya, one time gumamit siya ng engine to increase his rating. Hindi po to ano ah, tournament. Random games lang sa chess.com. Random games lang. Walang cash prize. Wala lang. Bakit? Kasi streamer siya. Gusto niya sumikat. Gusto niya magpataas ang rating. Yun yung sinasabi niya. Kaya siya naban. Pinagsisihan niya yun. Kinausap yung chess.com and everything and everything. Lahat in-explain niya. Yun ang sinabi. So, eto. Yeah, sinagot niya na ngayon yun. Pangalawa. Kine-question ni Hikaru Nakamura, nabubulal ako, ni Hikaru Nakamura, yung kanyang game, bakit sinilip niya pa yung game ni Magnus Carlsen na G3? Kasi hindi pa doon nalaro ni Magnus yon. Pinakita niya ngayon. It was a transposition, laro nga siya ni Wesley Snow. Even, and Magnus Carlsen, 2018. Actually, even Nigel Short, pinost niya sa Twitter, eto yung transposition. Lahat yan, nalaro na ni Magnus, ganito. Puro transposition. Doesn't start with G3 right away, pero nag-Knight F3 and then G3 and then nagkaroon ng A3. So, tama na naman si Hansmoke na it's a transposition. Siyempre, bakit ang tagal kong tumira kahit na alam ko na yung opening? Kasi it's a transposition. I need to make sure, 100% sure, that transposition will actually happen. Kasi may other possibilities. Marami siyang analysis sa pinakita. Doon niya sinagot yun. Kaya kahit na kasi ang kiniklaim ni Hikaru, bakit home preparation mo, ang bagal mong tumira? Kasi kinakabahan niya transposition kasi hindi kasi eksakto ganun eh. Okay, yun yung defense doon ni Niemann. Ngayon, sa game niya naman against Ali Reza, kasi Ali Reza described his move, Queen G3, as an insane move. Ewan ko kung naalala niyo, ginawa ko ng video, yung Queen G3, nag-sacrifice ng kabayo si Hansmoke Niemann. Well, explanation, it's si Niemann kasi in-explain niya, I'm more on intuitive player. Kumbaga, may instinctive siya maglaro eh. Pag mukhang ititinitira niya. Totoo yan, may ganun player. Ako din ganun. Pag magsasacrifice ako, looking good na to, okay na. Kasi, even if doesn't work, I think I can get a draw. Kasi bubukas yung hari ni Ali Reza dun eh. So, siguro, madali na yung tabla eh. May mga ganun. And according to Hansmoke, it's all psychological. Kasi alam niya how Ali Reza works. Totoo to. Si Ali Reza ayaw nang inaatake. That's why he wants to attack Ali Reza so bad during that time. Kaya, natira niya yung tira niyan. But actually, that move is not a good move, no? Labang ang ano doon, ang itim. Pero tinira niya. Weird daw, pero tinira niya. Ngayon, yun. So, yun ang pinaka-explanation ngayon. Kino-complain pa ni Hikaru, bakit during the analysis, during the game, the way you give lines, ang papangat lang ninyo para kung hindi ka grandmaster. First of all, kakatapos lang ng laro. Siyempre, pagod ka sa kakaisip. Minsan may mga nakakalimutan ka and he doesn't want to elaborate like most of the time. Pero, make point mga pinagsasabi niya. Ganito nilang gabi niya, panuorin niyo po yung game. Eto ngayon. So, because of what happened, nag-post si Magnus ng ganun-ganon, chess.com decided to ban him. Again. Actually, nakita ang chess.com, si Daniel Wrench ata yun, saka si Hansmoke Niemann, according to Hansmoke Niemann to sa interview, sa Miami, and then he was invited to play a tournament. So, okay na, ayos na. Yan ang nangyari. So, tapos ngayon, biglaan siyang binan for some reason dahil tinalo niya si Magnus. No? And he said it firmly, I never cheated an on-the-board tournament. Sinabi pa nga ni Hansmoke Niemann, alam niyo kung ano, kung gusto niyo maglaro ako na nakaubad, let's do it. Kung gusto niyo maglaro ako na nasa loob ng isang box na walang signal-signal kung ano, gawin natin yon just to prove you wrong. Ganun siya. Ganun siya. Sabi niya, alam niya mabuhay ni Hansmoke Niemann according to his kwento. Kasi nung 16 years old siya, umiwala na siya sa pamilya niya, nag-start na po siyang mag-stream, doon siya kumikita sa Twitch. Self-sufficient, kumbaga, hindi na po siya humingi ng pambayad ng renta ng lahat-lahat. Nakaiwala na siya, mag-isa siya tumira at the age of 16. Ha? So, naban nga po siya sa chess.com and because of that, yung streaming live niya sa chess.com sa Twitter, nawala. So, he decided, gusto niya mag-beat or something, pero sabi niya, I will prove them wrong. Ang ginawa niya po, nag-start po siyang mag-travel for 2 years. In 1 year, he played 265 standard games sa Europe. Paikot-ikot po siya doon.
mag-isa lang si Hans Magniman at a very young age. Puro tournament lang yung ginawa niya. He studied just 12 hours every day. Hindi siya nakipag-socialize, sinacrifice na lahat para mag-improve siya sa laro. So yung improvement na nakikita niyo sa kanya ngayon, bakit siya nag-gain ng 100 rating points within a year? It's because of his hard work. That is all according to Hans Mukniman. Ngayon, para mapanood niyo po yung kabuang interview, marami pa siguro akong hindi nasabi, panoorin niyo na lang po, punta po kayo sa St. Louis Chess Club YouTube channel, nandun po yung kabuang interview niya. Ayan. Sana po, nag-enjoy kayo sa video na muli. Ito po yung Coach Pili Master Daniel Causo. Marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po! That little mouse, 'cause I'm an albatross.